What did you just say? You wanna sleep with my husband? O baka naman kaya tayo pinagtatagpo? Dahil may mga tinatago kong dapat kong malaman. Ikaw si Angelina. Because you know what? Hindi lang kayo magkamukha. Magkaparehas pa kayo ng ugali ng mga aaga. Marcel! Alam kong nandiyan na malandig siyang talay. Buksan mo to! A man of horror and a man eater. Pagi na kayo. We'll go to hell together. Sa top rating na teleseryeng Temptation of Wife, atin siyang kinainisan at kinamuhian. Dahil sa kanyang magaling na pagganap bilang si Heidi, nakumbinsi niya tayo na siya ay isang kontrabidang walang puso at walang konsyensya. Pero alam niyo ba na ang mga kontrabida na ating napapanood sa TV, kadalasan mabait at sila mismo ang aping-api sa totoong buhay. Isa na rito ang napakahusay nating Kapuso actress na si Glaiza de Castro. Ngayong gabi, hindi po siya kontrabida, kundi bidang-bida sa napakamakulay na kwento ng sarili niyang buhay. Tunghayan po natin. Magpakailanman, hindi magbabago. Stop music! Babaguhin ko lang ang blocking ha, tapos miyam-miyam konti, ere na tayo, okay? Direk, na-i-block mo na po sila kanina pa. Hindi pwedeng baguhin ang blocking? Bakit? Director ako, no? At ikaw namang iha. Saan ka ba napulot at napadpad ka dito, ha? Pwede ba doon ka sa likod? Atas ka pa, atas. Eh, Direk, mas okay na nasa gitna si Glaiza siya. Mas magaling kasing siya mag-project upara sa iba. Ano mang magaling mag-project? Tignan mo nga. Ari ka dito. Lapit ka dito. Tignan mo nga ang fest. Napaka-ordinary. Walang kadating dating. Alam mo, dapat sa telebisyon, ang unang makikita mo ay dapat yung maganda. Yung may X-factor. Hindi katulad niyan. Walang dating. Ordinary. Para siyang tao. Ganyan lang. Tao. At least mukhang tao. Alam mo, dapat wala ka na dito eh. O hindi ka kasali. Ayoko sa iyo. Hindi kita feel. O siya, sige. Ready na tayo, ha? Ready na tayo. De, go home. Ay, naku, Glaiza. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Ang hirap mo ibenta sa artista sa show. Umi ka na muna at tatawagan na lang kita. Sorry. Iwan mo na kasi si Glaiza. Hindi naman yung sisikap yun. Sinabi mo pa, mukhang walang future siya showbiz. Artista, di ba? Hirap ito. Bakit parang mukhang laos, pare? Grabe, pare. Wala kayong magawang matino, ah! Sigurado ka bang yung anak ang nag-artista? Eh, yung nanay, pwedeng kontrabida, pare. May bastos pala talaga. Ito pala sa ibon na yan. Walang patulan, Lasing. Ito nang pasinin. Walang patulan. Piano na nga sila. Tsaka totoo naman yung sinasabi nila, eh. Anak! Huwag kang magpa-apekto dun sa sinabi sa'yo ng direktor mo kanina, ha? Hindi lang niya nakikita ang tunay mong halaga sa ngayon, kaya ganun magsalita yun. Pero alam mo pa, mabait ang Diyos. Meron siyang pinadalang tao na nakakaalam ng tunay mong halaga. Po? May tumawag sa akin kanina. Ang sabi, napili ka daw dun sa audition dun sa pelikula nila. Anak, mapapanood ka na namin sa sine. Praise God, hindi ba? Pelikula na yun, anak. Pero, Nay, baka mapaya na naman ako dun eh. Alam nyo, pakiramdam ko hindi talaga para sa akin yung pag-aartista eh. Susubukan ko na lang maging professional singer katulad yun ni tatay noon. Magtatayo ako ng banda tapos susulat ako ng mga kanta katulad yung ginagawa ko nung high school, di ba?
Feeling ko mas may future ako doon eh, kasi sa pag-aartista eh. Anak, sa pag-aartista ka dinadala ng Diyos. Isa pa, naniniwala kami sa'yo, pati na rin yung director na yun. Kaya kanya kinuha doon sa pelikula niya eh. Diba? Ano ka ba naman? Andito kami ng pamilya mo, ng tatay mo, na lagi nakasuporta sa'yo. Ay, naku naman, anak. Alam mo, darating ang panahon, hindi lang kaming pamilya mo makakakita ng talento mo sa pag-arte. Hindi lang yung mga, pati yung mga lasenggo nating kapitbahay, pati ang buong Pilipinas. Makikita nila ang galing mo sa pag-arte. Ano ba sinasabi ko sa'yo pag pinanghihinaan ka ng loob? Hinga ng malalim. At? Laban. Laban lang, anak. Laban. Tama. Ano bang laban? Ano, napaandar mo na ba? Oo nga, kanina pa kayo dyan tayo. Naku, tayo kailangan na talagang mag-detail ng sasakyan na yan. Pagpahingayin mo na yan. Sama ikaw, huwag ka nga. Marami kayang nagme-maintain ng ganito sasakyan. Vintage to, uso to na yun ba? Sus! Naku, ako kapag ka nakaipon ako, bibili talaga ako ng van. Yung may aircon, yung kasya tayong lahat. Tsaka para hindi na rin agaw pansin sa set kapag dinadala natin. Oh, agaw pansin talaga. Eh, sana naman sila makakakita ng kakarag-karag na taxi yung dinadala sa set. Nga lang, minsan hindi pinapapasok. Mag-tricycle na lang kayo, baka mahuli kayo sa shooting. Mapagalitan kayo ng direktor. Eh, hindi. Parang wala naman atang tricycle na dumadaan dito. Miss? Ang matatagalan pa ito. Miss? Saan po dito yung Barangay Concepcion? Yung may shooting? Ay, artista to, diba? Si Philip? Sa shooting ka din? Oo. Kasi papunta rin kami doon eh. Pasensya ka na kung medyo makapal yung mukha ko, ah. Kasi kita mo naman nasiraan kami. Okay lang ba kung sumabay na lang kami ng kapatid ko sa'yo tapos ituturo na lang namin yung location? Ay, sorry. First day kasi namin sa shooting. Ayaw ni Derek yung maraming makikiusosyo. Mauna na lang ako. Salamat. Ingat, ingat, sir. Hindi, pwede. Ang gentleman, di ba? Tinawa pa akong asesera. Maka pa akong asesera? No, tol, okay lang yan. Wow, artista, tol. Okay lang yan. Mamaya, pagdating mo sa set, ay saka mo na matinding acting, magugulat pa yung nakasama ka sa shooting. Ang suplado. Ano? Hindi pa makakita mo? Hindi, sandali, tinitignan ko na. Ito na nga, oh. Hinit-hinit dito, eh. Tay, benta mo na sa junk shop yan. Para mapagkakitaan. Mabuti po ng gastos. Glaiza? Sinong Glaiza de Castro yan, ha? Bago lang po siya, Dere. Bago? Hindi ako nagkatrabaho sa mga baguhan. Hindi ko kailangan ng mga baguhan ng mga artista. Sandali, alam ba ito ng producer? Nagdidesisyon ka ng sarili mo? May sabit sa'yo. Ay, nako, tatawanan ko ang producer. Sigurado mo, hindi kinanin. Sino hindi talaga ako pinatawag dito? Tara na nga, umuwi na nga tayo. Mapapayanan naman ako nito, eh. Tina. Hello, Mother. Oh, teka. Alam mo ba ginawa nitong AD natin? Nag-cast siya na isang Glaiza de Castro? Wala siyang kilalang Glaiza de Castro. Kaya sino ba yon, ha? Maganda ba yon? Direk, ito po si Glaiza. Sino? Ay! Hello. Ang ganda pala. Pasensya ka na sa akin, ha? Medyo ano lang talaga ako. Nasistress kasi ako sa mga eksenang to, eh. Ito kasing AD natin, eh. Decision. Alam mo, ang ganda mo naman pala. Ganito na lang, ha? Subukan kita. Wala tong script, walang script, pero improvisation ang tawag natin dito. Gumawa ka ng eksena. Ito, gamitin mo itong buong eksena, ha? Yun ang mga co-actors mo. Show me your talent. Impress me! Go. Bigay mo na yung eksena. Ito na po tayo. Sandali. Anak, hinga na malalim. Laban! Sige. Dito lang kami. Oh, okay. Quiet on the set.
Oh, audition lang to. Ano, relax lang, Aiza, ha? Glaiza po. Ha? Glaiza. Glaiza. Oh, sige. Oh, call mo na. Okay, quiet on the set, ha? 5, 4, 3, 2, action! Aray! Bakit? Walang niya ka? Nagmamangmangan ka pa? Pinagtaksilan mo ko. At ikaw! Hindi mo ba alam yung ginawa ng walang niyang kapatid mo? Kapatid ko? Kapatid mo! Anong ginawa niya? Ngayon ko lang nalaman na may relasyon siya! At siya! Bakit tumawa tao dyan? Sige! Bading ka, kuya? Hindi, ano pa gusto? Oo! Bading siya! Ngayon, alam mo na. At gusto ko rin malaman ng lahat na ikaw ang talagang mahal ko. Galing naman pala ng talent mo. Anong name mo? Glaiza. Glaiza, ang galing naman pala nitong choice mo. Oh, ganito, ha? Pasok ka na. Talaga, Direk? Aralin mo ang role. Bigay ko sa iyo ang eksenang to. Get into character. Pero, okay. More or less, kita ko na yung talent mo. Thank you, Direk. Achieve! Oh, sige na, yung discovery mo. Yes, Direk. Ito yung script. Ikaw yung gusto mong sumabay sa akin kanina, di ba? Oo. Congrats, ang galing mo pala. Sana sinabi mo sa akin at isa ka pala dito. Huwag kang mag-alala. Kapag ka nasiraan mo sa daan, hindi kita isasabay. Sasagasaan pa kita. Hindi, joke lang. Joke lang, ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka, hindi naman talaga ako mga artista, di ba? So, ano ba? Maganda ka kaya? Sorry ulit at next time hindi na kita iiwan. Ben? Oo ba? Sa kabila ng tila walang katapusang pangungutya. At dahil na rin sa walang sawang suporta ng kanyang mga magulang at kapatid, sa wakas ay unti-unti na rin nabigyan ng break sa pag-aartista si Glaiza. Ito ang naging kabuhayan niya at si Glaiza na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Napan, hindi ka na nag-taping dahil nilalag na ito eh. Kailangan eh. Siya nga pala, thank you dito ah. Paano? I'll go ahead. Pack up na ako eh. Kayo, may baklas pa ata kayo sa susunod na location. Gusto mo ba hatid ko kayo doon? Philip, wag na lang. Nakakaya naman sa'yo. Ako nang bahala kay Glaiza. Pahinga ka na lang. Ingat. Ay, Nay. Okay na. Nakainom na ka na daw. Kita ko nga. Nahuli ako. Anak, nanliligaw ba sa'yo yun? Nay, nakikipagkaibigan lang po. Mabuti naman. Public daw yun eh. Sana huwag ka muna mag-love life, ha? Sana pagbutin mo muna yung trabaho mo bilang artista. Opo, Nanay. Siya nga pala, kamusta na yung taxi ni Tatay? Okay na ba? Kasi kailangan na yata natin lumipat sa next location. Ano pa naman okay? Di siyempre tumirik na naman. Huh? Yun, inaayos nila. Eh, yan sabi naman nung talent coordinator, pwede tayong sumabay dun sa kotse niya. Kain na. Ayan, kakausapin ko. Ayaw, ayaw sila. Mama Cathy, aalis na po ba tayo? Ilalagay ko sana yung mga gamit ni Glaiza dun sa kotse niyo. Mami, hindi pa ako alis. Minintay pa ako dito eh. Anyway, pwede naman kayong sumakay dun sa service ng props. Paalis na yan. Kaya magmadali na kay ni Glaiza. Ay, wala ho bang ibang pwedeng masabayan? Kasi masama ho ang pakiramdam ng anak ko eh. Para medyo naman komportable siya. Mami, huwag ka nang choosy. Go. Choosy pa, hindi naman sikat na artista. Okay lang yan, Nay. Ano ba?
Para naman tayo hindi sanay sa karag-karag. Tara! Oo nga naman. Ano? Halika na nga. Kim. Okay ka lang? Oo naman. Oh, halika na. Tara. Pwede na ba kami pumasok? Makikisabay kami. Salamat, ha? Punta rin pala kayo dito sa location. Sana dyan na kami sumabay sa inyo. Sabi nyo kasi magpapaiwan kayo eh. Ang luwag pa naman ho. Wala naman kayong kasabay. Wala kasi talagang service para kay Glaiza. Hindi ito po rin. Hindi ito service. Van ko to. Bakit naman po hindi pwede? Ayaw niyo po ba kaming kasabay? Glaiza. Artista ka dito. Pero wala kang makukuhang special treatment mula sa akin kasi... Kasi ano po? Kung may problema po kayo sa akin, sabihin niyo na lang ng harapan. Wala ako problema sa'yo. Dahil hindi ka sikat. Paano kasi sikat? Late ka dumarating. Nasasayang oras sa taping. Pag naghihintay sa artista... Sandali, sandali. Eh, nagkataon lang naman, di ba sabi ko sa inyo kasi masama ang pakiramdam ng anak ko. Kung minsan tumitirik yung sasakyan namin, hindi naman ho namin intensyon na maliit si Glaiza eh. Hindi nyo ho pwedeng gamitin lagi ang dahilan na yan, mga nyo. Buti nga kayo hindi napapagalitan ni Derek eh. Ako laging napapagalitan. CJ! Ano ba naman yun? Ang sakit na magsalita. Akala mo kung sino? Hindi napansin, Nanay. Alam niyo dahil sa mga katulad niya, mas lalo kung gusto magsika. Hindi na tayo pwedeng tratuhin na parang basura lagi. Kaya mag-iintay ako, magsisikap ako. Dahil alam ko, may nakala ng Diyos para sa akin. Okay. Halika na, umupo ka muna. Ikaw ang masama ang pakiramdam. Bagamat may talento naman sa pag-arte, naging mailap kay Glaiza ang malalaking roles sa pelikula at telebisyon. Pasulput-sulput lang ang kanyang mga taping. Kaya pinagtuunan naman ni Glaiza ang isa pa niyang hilig. Ito ay ang pagkanta sa banda. Isang bagay na mahigpit na tinutulan ng kanyang ina. Gusto ito. Saan ka magpunta? Eh, may gig kami nila, Missy. Pero babalik din ako kaagad. Ikaw ba lang mag-explain nila? Alam mo na yan. Huh? Thank you. Bye-bye. Gusto ito. Alchris? Patay kong bata. Alchris, nakita mo ba ang ate mo? Wala siya dun sa kwarto niya eh. Saan napunta? Tumakas na naman ang magaling mong kapatid. Nagpunta na naman dun sa banda-banda niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Kung nagpapahinga na lang siya para sa audition bukas, mas makakabuti pa sa katawan niya. Nay, hayaan mo lang nga si Glaiza. Abay, bata pa lang yan eh. Mahilig na yan sa musika. Tsaka hindi mo maialis doon sa bata dahil nasa lahi natin ang pagbabanda, hindi ba? Oo nga naman eh. Relax ka lang. Wala naman masama doon sa pagbabanda. Kaya nga ni tatay, before diba nagbabanda rin kayo? Yun na nga, eksakto. Alam ko lahat ng mga kabulastugan dyan sa pagbabanda-banda na yan. Kaya ayoko na i-expose yun si Glaiza dyan. Tsaka yung mga tugtugan nila, sakit sa tenga, puro sigawan. Kahit ano pa yun, basta ayoko magbanda-banda yun si Glaiza. Shhh! Saan ka pupunta? Kaya, napupuntun ako. Sa'yo naman yung binili ko. Hindi. Magbihis ka. Samahan mo ako, pupunta natin si Glaiza. Ha? Nay, mga kabanda ko, si Macy, si Bert, si Joel. Hello po. Ang supportive niyo naman pong anay. Ay, Nay, nag-break lang kami sa seta. Pero sandali lang to. Kukuha lang ako ng tubig. Wait lang. Okay. Iha, kung sakali ba
makakahanap ka ng pwedeng pumalit kay Glaiza sa banda nyo. Kasi sa tingin ko magiging busy na siya sa mga showbiz commitments niya. Baka mahirapan lang kayo sa sked niya. Nay, wala pa naman ako naka-line up na project ah. Excuse me lang po. Talagin tayo. Ba't yung nasabi yun? Nay, alam ko na hindi niyo talaga gusto yung pagbabanda ko. Pero alam niyo naman na ito lang yung hilig ko, di ba? Ito lang yung ginagawa ko pag wala akong trabaho. Ano mo masama dito? Sa ngayon, wala pa. Kaya nga kita pinoprotektahan. Dahil ang dami nagkalat dito na sa tingin ko, walang maidudulot na mabuti sa'yo. Ngayon, hindi niyo sila kilala. Huwag niyo silang husgahan. Papaalam lang ako sa kanila, tanya na lang ako dito. Lay, tumawag pala yung kabarkada kong taga Baguio. Sabi niya na kay-line up daw tayo para tumugtog doon sa isang bar doon. Tapos, manunood yung organizers ng music fest at pag nagustuhan nila yung tugtugan natin, pasok tayo sa music fest. Seryoso? Uy, okay yun. Alam ko naman na gusto mo yun eh. So, paano mamaya? Baguio tayo after ng third set? Mamaya? Oo. Naisip, pasensya ka na. Parang hindi yata ako makakasama eh. At saka, hindi na muna ako makakapagbanda dahil nga ayoko mag-away kami ni nanay eh. Sorry kung may nasabi siya sa'yo medyo hindi maganda. So, paano? Papadikta ka na lang sa nanay mo? Hindi naman sa ganun, pero alam mo yun, iintindihan ko naman kasi sila eh. Sumusunod lang ako sa gabay nila. Di ba yung mga magulang naman talaga may alam kung ano yung nakakabuti para sa mga anak nila? Kaya nagigets ko sila dun. Kalagay din ba sa Bible yan? Sorry, Glaiza, pero tanong ko lang ah. Masaya ka ba na pinipigilan ka sa mga bagay na gusto mong gawin? Mabubuhay ka na lang ba sa pagdidikta ng nanay mo sa'yo? Sana naging robot ka na lang. Alam mo, matanda ka na eh. Tsaka kumikita ka naman eh. May sarili ka ng utak, pero sana magamit mo yung utak mo para magdesisyon para sa sarili mo. Anak, tara na. Ang tagal niyo magpaalamanan. Na hindi ako sasama sa inyo. Binitiwan ko yung pangarap ko sa pagbabanda para sa pag-aartista. Sinunod ko yung gusto niyo, pero ano bang nangyari sa akin? Wala naman, di ba? Halika na. Alam mo, may plano ang Diyos para sa'yo. Maghintay ka lang. Darating din ang panahon mo. Magtiwala ka, ano ba, anak? Magtiwala ka lang sa Diyos. Ayoko nang magkasagutan pa tayo, okay? Intindihin niyo na lang ako. Umuwi na kayo. Dahil hindi ako sasama sa inyo. Bahala ka. Maniwala ka. Mali ang mga pinaggagawa mo. Ano, Tol? Tara na. Uy. Nakaka-uwi pa ba ako nito? Magkakabadripan lang kami ni nanay. Tsaka, Tol, ito yung pinili ko. Papanindigan ko na ito. Teka na, teka. Bago kayo mag-away magkapatid dyan, bakit hindi mo nilang isama si Alchris sa Baguio? Para mas masaya, mas marami tayo. Pero, may rules. Bawal ang mga magulang at bawal tumawag sa bahay para walang basag trip. Ano? Ngayon mo lang ginawa to, no? Yung spur of the moment na lakad. Ngayon lang ako nakaalis ng ganito kalayo na hindi kasama sila nanay. Saya rin pala. Tama rin naman na sumama ka sa amin eh. Lakas kaya mga good vibes yung wala kang magulang na kasama na ako control mo yung buhay mo. Pero alam mo, mabigat pa rin eh. First time namin nagkasagutan ni nanay sa harap ng maraming tao. Hindi ko akalain magagawa ko pala yun.
Alam mo, huwag kang magigilty kasi nangyayari naman talaga yun eh. Ang importante, nakawala ka sa koral na ginawa ng nanay mo. Tsaka, pangarap mo to, di ba? Minsan-minsan lang yung Baguio, kaya dapat lubos-lubosin na natin. Mismo. Sandali ah! Okay. Tol? Tol, tumawag sa akin si nanay kanina. Okay lang naman pala na sumama ka dito basta kasama ako. Yun lang, sana daw nagpaalam ka ng maayos. Pero di ba ito nakakapagod sumunod eh? At saka hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi niya ako mapagbigyan doon sa hili ko sa banda. Eh, pangarap ko rin naman itong ginagawa ko. Ano, ayaw mo na mag-artista? Okay, aminin na natin ah. Wala naman talaga nangyayari sa karir ko eh. Ito, magbabanda na lang ako. Makakatulong pa rin naman ako sa atin eh. At saka, naisip ko lang ah, na gagawin ko na lahat ng gusto ko hanggat kaya ko pa. Alam mo, Glay, pag naging sikat na bukalista ka na, maintindihan ka rin ang nanay. Tsaka mapapatawad ka rin nun. Pero at this point, ikaw ang may hawak sa buhay mo tsaka sa karir mo. Naisip nila na tama ka rin pala. Thank you. Tara, magburon. Salamat ah. Good vibes. Naman. Glay, dito muna tayo ng dalawang araw ah. Kasi nakabook tayo ng dalawang gig dun sa bar ng kaibigan ko. Dalawang gabi? Hindi ba parang matagal yata masyado yun? Sandali lang yun, tsaka sayang din kasi yung isa pang gig eh. Ganto na lang, samahan mo ako magpatato dun sa kaibigan ko. Ito yung papalagay kong design. Ganda. Saan mo ito papalagay? Dito, sa bato ko. Magaling yung artist ko eh, tsaka dinadayo ko talaga yun dito para lang magpatato. Di ba ikaw gusto mo rin magpatato, kaya lang tatakot sa nanay mo? Oo eh. Kasi lagi kami sinasabihan ni Alchris noon na wag daw kami magpapalagay. Kaya, yun. Glay, yun ang gusto ng nanay mo. Ikaw na magdedesisyon sa buhay mo ngayon. So tingin ko, panahon na para magpatato ka. Wala namang pipigil sa'yo eh. Bakit ang Bible verse na ito ang napili mo? Paborito ko kasi ito sa Proverbs. Ah, Christian ka. Alam ba talang mga magulang mo? Kailangan mo ba ng parents permit? Hindi naman sila papayag na gawin ko ito eh. Kaso matagal ko na talagang gusto magpalagay. Eh, natawang ko naman to, so... Okay lang naman eh. Tama. Mag-picture ka na nga. Ang paliliyong palagyan ako sa kapit. Sabi sa'yo. Mm, Tol, kaya na. Sige, men. Tol, nagpatato ka ba? Hindi. Ba't mo naman natanong yan? Wala naman. Tumawa kasi si nanay. Tapos nabanggit ko na sinamahan mo si Macy magpatato. Ayun nga, umiyak agad. Nag-aalala na baka nagpatatuo ka na rin daw. Teka lang, kuha lang ako ng kanina. Senti ka dyan. Nagigilty ako na nagsinungaling ako kay Alchris kanina eh. Dapat sinabi ko na lang sa kanya yung totoo eh. Alam mo, pag sinabi mo kay Alchris na nagpatato ka, i-report niya agad yun sa nanay mo. Kaya okay lang yung paminsan-minsan nagsisinungaling ka. Ano ka ba? Para yun lang eh. Hindi lang yun eh. Mas lalo ako nag-guilty nung nag-isip si nanay na nagpatato ako. Eh paano ko nalaman yung totoo? Mas lalo masasaktan yun. Ayos lang yun. Dead mind mo na lang. Lisi, uuwi na lang kami. Nag-aalala na si nanay, panigurado. Ano? Eh, may gig tayo mamaya. Tsaka nakakaya naman doon sa kaibigan ko na nag-set sa atin. Tsaka di ba pangarap mo to ang tumugtog?
Troy. Tara, musta? Si Glaiza nga pala, kabanda ko. Si Troy, kaibigan ko na based dito sa Baguio. Load ka mamaya. Oo naman. Kaso magpapaalam muna ako sa asawa ko. Alam mo naman yun. Sinasabi ko sa'yo eh, ang aga mo kasing nagpakasal. May bantay ka tuloy. May dala ka. Kuha ka. Nakarolyo na yan. Sana naman huwag mong kalimutan yung mga kinalakihan natin. Tsaka tol, diba alam mo naman yung lahat ng kalokohan na ginawa ko before na ayaw kong pagdaanan mo kasi hindi siya masaya. Tol, isipin mo na lang rin yung lahat ng nararamdaman ng nanay tsaka ng tatay. Sana huwag mong makalimutan kung gaano sila kahalaga sa'yo. Ayaw ka nyo. Corny pala tong kaibigan mo eh. Ano bang problema mo? Missy, walang mabuting maidudulot sa atin yan. Glaiza, hindi naman kita pinipilit eh. Ang sa akin lang, subukan mo. Pag hindi mo nagustuhan, edi wag. Pero sinasabi ko sa'yo, mas magiging maganda yung performance natin pag humitid tayo nito bago tayo mag-perform mamaya. Kailangan natin magpa-impress. Hindi ko kailangan ng suporta niyan para maging magaling ako sa kahit na anong bagay. Hindi tinuro sa amin na humugot ng lakas sa mga bagay na makakasama lang sa katawan namin. At saka kung talagang magaling ka, at naniniwala ka sa Diyos, lalabas naman yung natural na galing mo eh. Sige na, hindi na kita kukulitin tungkol dyan dahil baka mauwi lang sa Bible study itong pag-uusap natin eh. Galingan mo na lang mamaya. Tara, doon tayo. Yo, nanay. Hello? Alchris? Oh, kamusta na si Glaiza? Ano bang ginagawa niyo dyan? Ayun, magkasama sila ni Macy doon sa gig nila. Hindi na muna ako sumama kasi medyo hindi kami okay ni ate. Bakit? Nag-away ba kayo? Eh, hindi naman. Nagugulat lang ako sa mga pagbabagong gusto niya. Tapos sinabi niya na hindi naman siya nagpatato. Kasi feeling ko, nagsisinungaling eh. Eh, kung totoo man o hindi yung sinasabi mo, sana naman ma-realize ng kapatid mo na hindi siya dapat magrebelde sa amin ng tatay mo. Well, sana nga, nay. Pag-pray na lang natin na ma-realize niya yun. Kasi kanina, nakita ko may hawak siyang... Nay? Hello? Hello? Alchris? Ano yung sinasabing hawak na ano? Alchris? Hello? Ay, nalobat pa ako. Oh, wala na eh. Ayaw na. Macy, ano nangyari kanina? Paiba-iba ka ng palo, hindi kami makasabay sa'yo. Kasalanan ko ba kung hindi ka makasabay? Yung ba yung nire-rehearse natin? Ha? At saka kanina ka pa hindi makapag-concentrate, hindi ko alam kung bakit. Ano ang problema mo? Problema ko? Pumalpak tayo. Paano tayo makukuha sa music fest niyan? Kakailis ka eh, no? Lakas mo! Basag trip. Magsama ka kayo ng kapatid mo, pareho kayong parang pastor. Ay, huwag mong idadama yung pamilya ko dito ah. Wala kasi lang kinalaman sa kapalpakan mo. Uy, tol, mali iniisip mo, ha? Hindi ako gumamit ng inaakala mo. Tsangala, tol. Kala ko nagbago ka na, eh. Sorry, ha? Okay lang yan, men. Okay, ang saya talaga kanina, grab! Pe! Andito pa pala kayo. Sorry, ha? Pero pwede pong mamaya na kayo pumasok? Dito na lang kami kaysa mag-motel pa. Ayos ah. Hindi ka naman nahihiya sa ginagawa mo, Macy. Di ba may asawang tao tong si Troy? Papangaralan mo na naman ba ako? Alam mo, nakakarindi ka na eh. Masyado kang pa-self-righteous. Alam mo, ginagawa ko lang naman kung ano yung magpapasaya sa akin eh! Sinisira mo yung buhay ni Troy. Yung pamilya niya dahil gusto mo maging masaya.
Masaya ba yung nakakasakit ka ng ibang tao? Tama yung nanay mo. Dapat pinalitan ka na lang namin eh. Simula ngayon, wala ka ng kabanda. Nakakapwisit ka! Umalis ka na! Okay, sige, sige. Alis ako. Dahil ayoko naman talaga maging parte ng banda mo at ng prinsipyo mo. Tutuparin ko yung mga pangarap ko pero pipiliin ko na yung mga taong makakasama ko. Dapat tarinig na lang talaga ako kay nanay eh. Nasaktan ko pa siya. Tara na nga! Walaan na ako sa mood. Lucy! Paul, natatakot ako eh. Karamdam ko, galit pa rin sa akin si nanay. Tol, kagaya ng laging sinasabi ni nanay, ayaw mo na malalim. Glaiza? Anak? Ay. Glaiza, anak? Glaiza? Salamat, nakabalik ka na. Alala ang alala ko sa'yo. Nay, pasensya ka na kung naging mayabang ako, ah. Dami ko ng kasalanan sa inyo. Ano ka ba naman? Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nandito ka na. At may natutunan ka sa mga nagawa mo. Nay, may nagawa nga po pala ako na sinasabi niyong huwag na huwag kong gagawin. Nagpatato po ako. Nay, ay, sorry na. Sorry kung sinaway ko kayo. Alam mo, hindi na gusto, pero wala naman na din ako pinagsisisihan sa ginawa ko. Tsaka, wala na akong pakialam sa sasabihin ng tao. Basta, kilala kong sarili ko. Tsaka, importante, natuto ako sa mga pagkakamali ko. At, magiging responsable na ako sa lahat ng gagawin ko. Kaya nga dito. Alam mo, natuto ako dun sa mga narinig ko. Nalulungkot pa rin ako dun sa ginawa mo. Okay, ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yung tattoo mo. Siguro, masyado ka nag-enjoy nung wala ako sa tabi mo, ano? Nay, parang pinilit ko na lang din maging masaya nung kasama ko sila Macy. Para naman ako mag-i-enjoy kung alam ko na may nasasaktan akong tao. Tapos, mga magulang ko pa. Gusto ko sana, Nay, magawa ko yung mga gusto ko na wala akong nasasaktan tao, wala akong nasasagasaan. Kaya magkoconcentrate muna ako sa pag-aartista ko. Tsaka, yung pagbabanda ko, isasantabi ko muna. Alam ko na hindi pa talaga to yung panahon para doon. Parang sigurado ka na sa mga gusto mong gawin ngayon, ah. Malinaw sa'yo yung dapat mong puntahan kahit hindi namin sinasabi. Siguro na eh. Natutunan ko yung mga dapat kong matutunan na sa Baguio. Mas may tiwala na ako ngayon sa sarili ko at saka sa pagkakataon na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Tapos kasama ko pa yung mga tao na nagmamahal sa akin, nagtitiwala sa akin. Lalo-lalo na sa panahon na wala akong tiwala sa sarili ko. Sa ginawang pagre-rebelde ni Glaiza, napagtanto niya ng mother knows best. Kaya naman siya ay bumalik sa poder nito. Tinalikuran ni Glaiza ang pagbabanda at muli hinarap ang pangarap niyang maging isang tanyag na artista. Nagkasunod-sunod na ang swerte ni Glaiza sa bakuran ng GMA Network. Kasabay ng una niyang pagkokontrabida,
naranasan din ni Glaiza sa unang pagkakataon ang umibig sa isang kilalang artista na itatago natin sa pangalang Philip. Excuse me, Glaiza? Picture din? Wait lang. Philip? Sa GMA ka na rin pala. Nakalala mo ba ako? Oo naman. Kamusta ka na? Eto, ayos lang. Pag may free time ka, gusto mo coffee tayo. Catch up lang. Oo ba? Alam mo, ang tagal na natin hindi nakita simula nung iniwan mo ako sa daan. Simula nga nun, big time ka ni. Good morning po, tita. Magkakasama ulit tayo. Paano, Blay? Punta muna akong sa'yo. Nakalipat na rin yan dito sa GMA. At mukhang masayang-masaya na nagkita kayo, ha? Type ka siguro nun. Ay naman. Eh, nasa itsura niya eh. Nakuglize. Pag yan lumigaw sa'yo, huwag mo i-entertain, ha? Huwag mo sasagutin, mahirap machismis. At pag sinagot mo yan, baka mamaya mabuntis ka. Iwan ka din, katulad ng ginawa niya doon sa ex niya. Alam niyo, eh, kung ano-ano sinasabi niyo, paano naman napunta sa buntisan, eh wala namang ginagawa sa akin yung tao. Naku, Clay, sa iba na ang kabataan ngayon, sinasabi ko lang sa'yo ang pwedeng mangyari. Nay, pinalaki niyo ako na may takot sa Diyos. Kaya kahit na nung nagkahiwalay tayo, naligaw man ako, natukso man ako, pero hindi naman ako natuloy sa masamang bisyo eh. At saka kahit na mag-boyfriend ako, hindi ako makikiuso dun sa mga magkarelasyon ngayon, yung mga premarital sex. Glaiza, makinig ka mabuti ha. Makinig ka, iba na kasi pag nandun ka sa ganung sitwasyon. Di ba lagi kong sinasabi sa'yo, alagaan mong sarili mo. Kasi babae ka at malaking mawawala sa'yo. Promise, Nay. Kapag ka nag-aasawa na ako, dun ko lang talaga ibibigay yung sarili ko sa kanya. At syempre, yung boyfriend ko dapat maintindihan niyo yun, di ba? Oo. Hindi ko naman maalis yung mga lalaking manligaw sa'yo. Pakiusap ko lang, sana timbangin mo ang lalaking magugustuhan mo, ha? Syempre naman, Nay. At saka gusto ko maging special dun yung magiging boyfriend. At natuloy nga sa ligawan ang pagtingin ni Philip para kay Glaiza na sinuklian naman ang dalaga ng buong puso. Akala nila'y magiging madali ang lahat dahil pareho ang mundong kanilang ginagalawan, ngunit sa halip na mas maging malapit sa isa't isa, mas naging mailap ang mga oras na dapat sana'y inilalaan nila para sa isa't isa. Ay, sorry, pero next time na lang tayo lumabas. Tuloy daw taping ko sa probinsya eh. 3 a.m. call time ko. Ganon? Sayang naman, minsan nga lang tayo lumabas eh. Pero okay lang. Ilang days ba kayo doon? 3 days daw. Paano? I have to go. Dalawang linggo na kayo hindi nakikita ni Philip? Eh, ganon talaga. Parehas na busy. Naiintindihan naman daw niya na wala kaming time para sa isa't isa dahil ganun nga yung trabaho namin. Ay! Wait lang, girls. Yan na yung order ko. Ay! Mali pala. Para lang pala kay Glaiza. Prince Charming mo. Miss na natin. Sweet naman. Mas lamis na kita. Thank you, ah. Oy, wait lang. Nakaka-storm na. Sige, punta naman na kami sa kabilang room. Okay. Pero na, girls, bilisan nyo. Ingat, ah. Sweet mo naman. Thank you, ah. Ganda nito. Philip, napag-usapan na natin to, di ba? Eh, matagal naman tayo hindi nag-ita, di ba? Mahal naman kita eh. Hindi mo ba ako pagbibigyan?
Philip, intindihin mo muna ako, please. Sige, bababa lang ako sa bar. Sobra talagang mailap sa akin si Philip eh. Kaya tawagan ko these past few days pero hindi naman ako sinasagot. Yung handler niya, hindi rin alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung galit pa siya sa akin o talagang busy lang siya eh. Hey, baka naman may problema siya sa'yo. Kuya, wait lang ah. Parang nakita ko yung kotse ni Philip doon. Kuya, pwede bang balikan natin? Philip nga to. Nalo ka ba? Hindi, nakabawi lang. Ama, iwan mo na ako dito. Bawi. O, sige, una na ako. Lay. Sige, sa kotse na muna ako. Dito ka lang pala. Kayo na pa kita tinatawagan eh. Galing akong shooting eh. Hindi ko nasagot mga calls mo. Eh, bakit sabi sa akin ng handler mo, wala ka naman daw taping? Philip, kausapin mo ako ng maayos. Ayaw mo na ba ako makita? Ray, umuwi ka na lang. Ano ba problema mo? Mas importante pa ba yung pesting sugal mo na yan kaysa sa relasyon natin? Ray, ano ka ba? Huwag ka mag-iskandalo dito. Mas maganda umuwi ka na lang, Ray. Oh, sorry ah. Sorry kung nagambala kita sa computer game mo. Sige, makipagrelasyon ka na ulit sa kanya. Dahil simula ngayon, wala ka ng girlfriend. Lay! Anak, nakapag-usap na ba kayo ni Philip simula na magtalo kayo? Hindi pa nga, Nay. Pero gusto ko nga sana siyang kausapin. Mahalo pa rin siya talaga, no? Tamang panahon para seryosohin mong pag-ibig. Tama kayo na eh. Dapat talaga binalansi ko muna lahat bago ko pumasok sa isang relasyon. Siguro gugugulin ko muna yung sarili ko sa trabaho para makatulong ako sa inyo tsaka para makalimutan ko rin lahat ng sama na loob na binigay. Lahat naman tayo tumadaan sa kabiguan ng pag-ibig. Makakatulong yan para mapabuti ang sarili mo. Bagamat nauwi sa pagkasawi ang pag-ibig na inalay ni Glaiza para kay Philip, pinalitan naman ito ng panibagong sigla sa karir ng dalaga. Nabigyan siya ng pagkakataon na maging lead actress sa teleseryeng Brazilda. Bagamat naging mataas ang rating nito, pero tila mailap ang swerte kay Glaiza patungo sa tuloy-tuloy na pagbibida. Glaiza, ano naman itong nabalitaan ko na ayaw mo na raw tumanggap ng kontrabida ron? Ha? Wala naman po ko sinasabing ganun ah.
Oh, well, siguro nahihiya management na bigyan ka ng kontrabida role dahil nagbida ka na noon sa Grasinda, di ba? Alam niyo po, kahit na anong roles, okay lang sa akin basta may trabaho. At saka may tiwala naman ako sa management kung ano tingin nila ng mabagay sa akin. Bida man o kontrabida, maliit o malaki, okay lang naman eh. Basta ang importante, pinag-iigihan. Siyempre, gusto ko pong matupad yung pangarap ko para sa pamilya ko. Hello? Talaga? Kailan naman po ito? Naku eh, salamat po ng marami. Salamat po. Naku, Glay. Nag-back out daw si Alex De Rossi sa Temptation of White. At ikaw ang balak nilang ipalit kay Heidi. Yung kontrabida ni Angeline, napapanood mo yun, di ba? Oo. Oh. Opo, pero di ba parang masyadong daring yun? Kaya mo yun, Glay. Sa ano ka ba? Kaya mong gampanan ang character ni Heidi at kapag nagawa mo yun, mas lalong lulutang ang talent mo. Glaiza, kailangan may meaning ang mga tingin mo. Yung matapang, yung bang tipong papatay ng tao ang mga tingin. Okay? Okay. Remember, si Heidi Fernandez ka sa seryeng ito. The sexiest woman in this planet. O, kak muna. Glay, kailangan may passion, may confidence, and seductiveness that would tame Marcel and torment Chantal, okay? Projected, come on, kaya mo yan. Sorry po, pero pwede po bang mag-break muna? Okay, break. Sorry. Okay, relax ka muna. Okay. Then get into the character based sa script, ha? Kaya mo yan. Okay. O, break muna tayo. Parang wala sa kondisyon yung anak ko. Sabi mo nga. Samahan mo ako sa kapatid mo. Glaiza? Hmm. Anak, kamusta ka? Ay, parang sa tingin ko, hindi para sa akin tong role na to. Nahihirapan ako sa pinapagawa sa akin eh. Tsaka alam niyo naman na wala sa katawan ko na magpa-sexy, tsaka na mag-post ng mga ganun. Eh, paano pa kaya kapag nag-tipin na tayo? Eh, Paul, hindi ka naman nila kukunin na sa Heidi kung alam nila na hindi mo kaya. Tsaka, tabaho to eh. Kung hindi mo tatanggalin yung thought sa isip mo, hindi ka din makaka-acting maayos sa play rin. Ito yun lang yung ginagawa ko eh. Pero, wala eh. Parang mali, parang hindi natural. May gusto kang role, dapat yung kinatatakutan mo o yung nahihirapan kang gawin. Para nang sa gayon, pag nalampasan mo, kung magiging mahusay kang artista. Abay, tingnan mo nga itong kumpanyang to, may tiwala sa'yo. Dapat may tiwala ka rin sa sarili mo. Anak, ano ba? Kaya mo yan. Alam mo naman yung panabla natin, di ba? Pagkabado ka at medyo alanganin. Hinga na ng malalim. At... Laban! Okay ka na. Andito lang kami, ha? Andito ka lang kami. Salamat po. Laban na. Pinag-usapan ng buong bayan ang Temptation of Wife at nagmarka ng husto ang pagganap ni Glaiza bilang si Heidi. Lalong nagningning ang kanyang pangalan at mas kinilala na bilang isang napakahusay na premyadong aktres. Ganda-ganda naman ganda. Itong bahay na natin ito. Sa atin na ba talaga? Grabe. Paano hindi ako makapaniwala? Ako anak, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na sa atin itong bahay na ito. Ang laki-laki! Ang ganda ng mga gamit, oh. Tiga mo naman. Ayan, tapos na tayo sa masikip na bahay. Wala nang magulo. Wala nang kahit na anong ingay. In short, happy. Alam mo, anak, hindi ko akalain na ganito kaganda at ganito kalaki yung sinasabi mo sa akin. Awan ng Diyos, tay.
Nabibigay ko na rin sa inyo yung ginhawa na matagal ko nang pinapangarap para sa inyo. No po. Salamat, Ana. Ang ganda-ganda. Okay, tignan mo naman. Lay, di ba? Paparito nyo. Oo. Anong sa labas? Ano daw? Sa labas. Sumama po kayo sama sa labas. Ha? Bakit? Bilis na. Sa labas. Sa labas. Basta. Halika na. Ay, sa kalong sa namin ang matanyo. Ingat, oh, may step, may step. Yan, isa pa, isa pa. Yan. Oh, isa pa. Isa pang step, pababa. Oh, oh, oh. Ingat. Ingat. Saan ba? Oh, ingat. Ang hirap naman ito. Hindi pa ko pwede. Ang hirap naman. Dalawa. Three. Tara! Tay. Tay, para sa inyo to. Basta. Para mamahinga naman yung limited edition nyo. Ito medyo matagal tong mga lawang tsaka malaspat. Totoo. Anak, hindi naman... Hindi naman mahalaga na bigyan mo kami ng ganyan mga bagay eh. Alam mo, sapat na sa amin yung magkaroon kami ng mabuting anak kagaya mo. Ano, ikaw na yung katupal ng mga pangarap namin. Glaiza, ano yung pinaka masakit, no? Na panlalait na natanggap mo na nag-uumpisa ka pa lamang sa showbiz? Siguro po yung sinasabi nila na hindi daw ako capable sa industry na to. Kasi syempre kapag sinabing artista, dapat presentable, parang perfect, ganyan. May dating. May dating. Dapat may yung dating kapag na unang kita, parang, ay, hindi tao. At how did you take that? Sa akin, ano eh, naging challenge siya eh. Kung paano ko mapapag-igihan yung mga performances ko, yung ganun. So, nag-aral ako, in-enroll ko yung sarili ko sa acting workshop, okay. Yung ganyan. So, pwede namang naging what? Naging journalist ka? Mm-hmm. Naging doktor ka? Bakit yung mag-artista? Parang feeling ko, nilead ako ni Lord dun sa pag-artista. Kasi hindi ko talaga siya gusto. Gusto ko mag-singer, tapos gusto ko rin maging journalist. Okay. Pero in a way, parang yun yung ginamit ni Lord para mailabas yung talento na binigay niya sa akin na hindi ko na-discover before. Okay lang ba sa'yo yun na ikaw yung... Diba, ikaw yung kinamumuhian, ikaw yung kinabibwisita ng mga televiewers? Bilang hindi ako kasi sanay na gawin yun talaga sa totoong buhay. Oo. Parang, paano magagawa ng isang tao to? Pero, na-realize ko na yun din yung nakakapagdagdag flavor eh, sa bawat story eh. After all the ups and downs ninyo sa pamilya, ano ngayon ang message mo sa mother? Nagpapasalamat ako kasi talagang sobra siya naging patient sa akin. Minsan talaga, ako, medyo matigas talaga yung ulo ko. Okay. Kapag kapinilit ko, talagang gagawin ko. Pero nare-realize ko na hindi lahat ng gusto ko makakabuti para sa akin. Mm-hmm. At alam ko rin na along the way, sa pagsunod ko, yung mga bagay na gusto ko, ibibigay din sa akin ni Lord. Thank you so much for the interview. Good luck! Thank you. And I really hope, ano yung gusto mo makamtan mo? Kagaya ni Glaiza de Castro, marami sa ating mga kabataan ay nangangarap na maging artista para makaahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Pagamat napakabuting layunin po ito bilang mga magulang, sana'y higit nating hikayatin ang ating mga anak tungo sa kung ano talaga ang kanilang talento at kung ano ang totoong pangarap nila sa buhay. Dahil sa huli, ang tunay na kaligayahan ng bawat tao ay nasusukat hindi lamang sa pamagitan ng pagtulong sa ating pamilya, kundi pati na rin sa pagsasakatuparan ng anumang talino at kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman. Hindi lang po HIV positive ang asawa na niyo. He has developed a case of full-blown AIDS. Na maaaring matagal ng HIV carrier si Jonas, tapos nahawa ka sa pamamagitan ng pagtatalik niyong mag-asawa. Pinatawad ko lahat ng pambababae mo. Naging tapat akong asawa sa'yo, Jonas. Pero anong isinukli mo sa akin? Mama!